Isinagawa ngayong araw ang change of guard ceremony sa maximum compound ng New Bilibid Prison. Bahagi ito ng paglilinis sa katiwalaan sa Bureau of Corrections. May ulat si Joshua Garcia. Inumpisahan ngayong umaga ng Bureau of Corrections sa Bucor ang reshuffle ng mga tauhan nito sa New Bilibid Prisons. Pinangunahan ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang ang change of command ceremony sa maximum security compound ng NBP. Simula ngayong araw, papalitan ni Corrections Senior Inspector Purificacion Hari ang acting maximum superintendent na si Corrections Chief Inspector Lucio C. Guevara. Si paiiral ko yung God-centered life nila para mas unahin nilang Panginoon bago ang mga ibang mga bagay na hindi naman karapat-dapat na gawin. Sa talumpati ni Katapang, hiniling nito ang kooperasyon ng mga tauhan ng Bucor para sa hinahangad nitong reforma sa naturang piitan. Ayon kay Katapang, papalitan naman ng 300 bagong gwardiya ang nasa 700 gwardiya sa maximum security compound na isasailalim sa retraining ng mga regulasyon ng Bucor. 35 sa mga bagong gwardiya ay mga senior officer mula sa Iwahig Prisons. Kasi gusto ko i-retrain lahat ito, i-repress. Kasi ang yung ugali na na-develop na nila, panay mali eh. Mali na eh. Ngayon, nagkakaroon ng alibay eh. Sabi nila, hindi nila alam yung trabaho nila. Sabi ko, kung ano, mag-ano tayo, magre-repressor tayo. Lahat kayo, papalitan ko muna. Kailangan, lahat sila babasa ng rules and regulation. Tapos, pipirma sila na naintindihan nila, na tutuparin nila. Giit ni Katapang, sapat lamang ang bilang ng mga bagong gwardiya na ipapalit nila dahil gagamit sila ng teknolohiya gaya ng CCTV, body cameras, communication devices at iba pang makabagong kagamitan para bantayan ang kanilang pasilidad. Kasama rin anya sa reforma ang hindi na pagdaan ng mga duty guards sa kanilang mga locker at pagdiretso sa kanilang mga poste. May natatanggap kasi si Katapang na report tungkol sa ilang gwardiya na may daan-daan libong pisong halaga sa kanilang mga pitaka habang nagbabantay. Kasi yung temptation nandyan eh. Kaya nga diba sabi sa iyo, wala nang locker. Walang bulsa, diba? Wala nang bulsa. Ginagawa natin ang dahilan sila para hindi sila matukso. Sinabi pa ni Katapang na bahagi ito ng layunin ng paglilipat ng mga PDL sa Muntinlupa sa ibang regional penal farm, gaya ng 28,000 hectares na bakanting lupa sa Iwahig Prison sa Palawan. May plano rin anyang gawing site para sa housing ng mga gwardiya at informal settlers ang parade grounds ng Bucor. Bukas din anya ang Bucor na bigyan ng espasyo ang ibang sangay ng gobyerno para magtayo ng mga satellite office. Samantala, alinsunod sa proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay plano rin ni Katapang na gawing commercial area ang Bucor property sa Muntinlupa. Maaarian niya itong gawing terminal ng pagkain para makalikom ng pondo para sa paglilipat ng mga preso habang mananatili ang Bucor headquarters sa lungsod ng Muntinlupa. Josh Garcia para sa Bayan.